Mga ka-farmer, magandang araw, magandang hapon. Pala mga ka-farmer, update tayo sa talong natin. Yung talong natin is 3 months old. No, 3 months ngayon, ngayong araw na to, 3 buwan. 3 months nito. May umaatake dito sa talong natin mga ka-farmer within this week lang, pero na-solve naman natin. Pag once kasi na yung panahon biglang magbago, lalo na pag tag-init, paborito talaga to nila. Kaso yung ginagamit natin na insecticide mga ka-farmer na Formula 1, based sa observation ko, mukhang hindi niya kaya yung yung trips. Kaya kasi yung atake ng trips, nagiging severe yung atake. Kung titingnan niyo yung bunga, may gasgas, yun, may gasgas na. Yan. Kaya ang ginawa ko mga ka-farmer, napilitan akong gumamit ng synthetic chemicals. Diniritso ko na talaga, although mahal siya, kaya ang ginawa ko, inati ko. Kalahati lang yung timplada ko kasi 40 grams yun sa isang tanke. 40 grams per tank. Ang ginawa ko, hinati ko na lang. Pero hinaluan ko ng Marshall kasi ang Marshall magaling din sa trips eh. Mas mura na ang konti yung Marshall kaysa sa pangalan nito, kaysa sa Trip Shield. Ayun, isang spray pa lang mga ka-farmer na tanggal na. Kasi chine-check ko yung dahon pagkatapos. Nasa ilalim kasi yung sila ng dahon. Bali, sobrang liit nun mga ka-farmer. Kung hindi mo talaga susuriin ng husto, hindi mo makikita. Ayun, bago tayo nag-spray, ang dami talaga sa dahon. Mula sa pinakamatatanda, kasi doon sa matatanda, doon yun sila nagpapa develop yung mga larva na gumagalaw na. Chine-check ko sila, ang dami na, tapos apektado na masyado yung bunga. Titingnan nyo yung maliliit po, gasgas na. Kaya yun, nag-spray tayo. Isang spray na eliminate na, pero kailangan pa to ng follow up pagkatapos mag-harvest sa next harvest. Ngayong Lunes mag-harvest kasi. Pagkatapos noon, spray tayo uli para yung mga hindi pa nade-develop nung time na yon, yung bagong pisa pa lang, bagong nagiging larva, natin yun agad, ma-eliminate para hindi na magkakaroon ng susunod. At saka mga ka-farmer, kasi pag tag-init talaga, paboritong-paborito nila yon. Pag kagaya nito mga ka-farmer na nagpapatubig tayo, nagdidilig, mas maganda kung ginaganyan nyo rin, binabasa nyo rin, lalo na yung ilalim ng dahon. Yan, ginaganyan, binabasa, kasi kalaban na kalaban nila yung tubig. Yun, lalo na yung ilalim ng dahon, para tatamaan talaga sila. Kalaban kasi nila yun eh. Kaso lang, consuming to sa time. Pag ginaganito natin, yun, na sa sobrang init. Yan, nagkakaganoon na. Ayun, mga ka-farmer, consuming ng time pag binabasa natin yan. Kaya, nasa sa inyo na, optional na lang yun. Pero mas makukontrol talaga yun sila sa ganyan, yung binabasa nyo. Kasi kalaban nga talaga nila yung tubig. Yun, mga ka-farmer, napilitan tayong gumamit ng synthetic chemicals para ma-eliminate yung trips. Pero mabuti naman kasi sa isang spray pa lang na tanggal sila. So, huwag tayong kampante. Magpa-follow-up pa rin tayo. Yung tangkay, yung iba, okay pa naman. O green na green yung tangkay. Pero yung iba, o brown. Yun, kung nakikita niya. Yun, yung tangkay na yan, brown. Affected na talaga siya. Sinisira kasi nila yung yung cell ng tanim, sinisip-sip, minangat-ngat. Napakaliit nun, parang karayom lang.
Kaya mahirap makita kung di mo kabisado yung mga peste or mga insekto na naninira sa tanim, hindi mo yun sila basta-basta mapapansin. Maliba na lang kung kabisado mo na, kasi usual naman sinecheck natin palagi yung tanim natin, nakikita talaga natin yun sila nasa ilalim ng dahon. Yan, aware ako pag ano, pag biglang magbago yung panahon, yung galing sa ulan ng ulan tapos biglang nagiging init, yung intense talaga yung init, yun biglang dadami yun sila. Paboritong paborito nila yun. Nagawa natin mga kaparmer, didilig tayo. Okay, yun lang muna mga kaparmer, update natin. Maraming bunga sa ilalim, nakasiksik yun yung mga bats na yan, marami yan sila. Hindi lang maklaro, marami kasi, masukal kasi yung dahon. Okay, yun lang muna, update natin mga kaparmer. Sana nakapagbibigay tayo ng idea na once na may ganun, dapat magiging mabilis umaksyon pag may ganyang problema, kasi mahirap na mga kaparmer, masisira yung tanim natin. Okay, 3 month old ngayon, 3 buwan to ngayong araw na to, 7 ito na, lagpas tao na yung talong natin. Okay, hanggang sa susunod mga kaparmer, laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawa ang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat, bye bye.